Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kapatid, 7 araw pagkatapos ng pag-akyat ng ating mahal na Birhen Maria sa langit, pinararangalan siya ngayon ng ating Panginoon Diyos, siya ay ginawang reyna ng langit. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang paggugunita at banal na kapistahan ng pagkareyna ng mahal na ina, Birhen Maria, sa kalangitan. The Queenship of Mary. Ito'y isang mabuting balita sa ating lahat na dumadaan sa pagsubok, sa tukso, sa paghihirap, na tayo'y nananatiling tapat sa Diyos. Darating ang araw, tayo din ay tatanggapin sa langit at tayo din ay pararangalan ng Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan, dahil sa ating mga lungkot, dahil sa ating mga pagsubok, muntikan na tayong bumitaw. Malapit na tayong sumuko. Tayo'y nawawala ng gana. At nakakalimutan natin na palagi nating kasama ang Diyos. Palagi nating nakakalimutan na binibigyan tayo ng Kanyang lakas, ng Kanyang grasya. Hilingin natin muli ang awa ng Panginoon para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko kasama kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulong, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang dinadalangin ay makarating ng malwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayan ng Malahon nang nasa kadiliman. Namanahag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman, sa lupaing balot ng dilim. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Tinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa ukbo ng Madian. Binali mo ang paggambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mangdirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin, sapagkat
ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kaangaangang tagapayo, ang makapangyariang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay pupurihin magmula ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buwat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon nakaluklok. Buwat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalupig ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon magpakailanman. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwing na. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talimhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Pumayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin. Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Pinapuksa ang mga namamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging. Ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao. At inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makikita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan.
masama't mabubuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit pumasok ka dito nang hindi nakadamit pangkasal? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at manggagalait ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Naway sa ating araw-araw na pananalangin at pagsisimba, dasal at dalangin po natin ay lumalim ang ating pananampalataya at tayo po ay mas maging mas mabait, mas mabuti at mas kamuka ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagmamahal, maging mas banal. This is our hope and prayer that as we continue with our devotion in the daily mass, may we grow in faith, may we grow in love, and may we grow in kindness. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento. Na minsan po, merong isang teacher, isang guro, sinabihan po niya ang kanyang klase na siya po ay magpapatest sa kanila. Kaya ano po nangyari? Ito pong mga bata, lalong-lalo na mga matatalino, nag-aral. Habang ang mga bulakbol, dahil ugali po nila, hindi po sila nag-aral. Nung pong nag-test ang klase, sino po ang mga perfect? Siyempre, yung mga masisipag na nag-aral. Sino po mga kulelat? Sila naman yung mga tamad. Ang sabi po ng teacher, hahatiin daw po yung grades nung mga perfect, nung mga nakakuha ng mga matataas na grado. At ibibigay po yung kanilang mga grado dun sa mga bagsak para pantay-pantay daw po, para pasado po lahat ng mga pupils. Ano pong naging reaction? Napakasaya po ng mga kulelat. Habang malungkot naman ang mga matatalino. O nga naman po, no, unfair para dun sa mga nagsipag na nag-aral. Pero yung mga tamad, feeling swerte, pinagpala sila. Susunod na araw, ito pong teacher, sabi mag-aral sila dahil sa susunod na araw, sila po ay magte-test ulit. Ano po sa tingin nyo ang nangyari? Ang resulta, lahat po ng mga estudyante, bagsak, kulelat. Ano pong nangyari? Ito pong mga matatalino, hindi na po nag-aral. Kasi alam nila, hahatiin lang yung kanilang grado. Ibibigay dun sa mga hindi nag-aral. At yung mga tamad, hindi pa rin nag-aral. Kasi umaasa sila na yung mga masisipag, yung mga matatalino, ipapasa sila. Kahit na hindi sila mag-aral, tutulungan sila nitong mga matatalino. See, my dear friends, this is the result when you don't reward the good and when you tolerate the bad. There is no positive fruit in rewarding bad behavior. The correct way should be that the good should be rewarded and the bad should be disciplined. Amen? Yan po ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa kanyang talimhaga. Sa pag-aanyaya ng mga tao doon sa handaan ng kasalan. Ang hari po sa kwento ay sinisimbolo po ng Diyos. Habang ang handaan naman po, ito ay ang simbolo ng langit. Paulit-ulit po na inimbitahan ng Diyos ang mga tao doon po sa handaan ng langit. Pero ayaw nilang pumunta. Mayroong mga iba't ibang dahilan
Pero hindi naman ibig sabihin, pag meron kang dahilan, mabuti na yung dahilan. Ang masama pa, yung mga iba, pinatay nila yung mga tagapag-anyaya. At ano pong ibig sabihin nito? Tinanggihan ng mga tao ang imbitasyon ng Diyos. People rejected heaven. But see how God responded to the rejection. God punished them. Lalong-lalo na po, pinatay yung mga taong nakapatay. Pinakita lang po dito na hindi nangungunsinti ang Diyos sa masamang ugali ng tao. And that is really the point of the gospel. Though God is patient and kind, God will not allow people to abuse His kindness and His patience. God will not tolerate bad behavior. And God will discipline those who do wrong. In addition, the good news is there is always a reward for those who answer God's invitation. Tingnan nyo na po, kahit na merong pinarusahan ang Diyos, hindi pa rin po tumigil sa pagtatawag, sa pag-aanyaya ang Diyos sa kasalan. Sinabihan niya ang kanyang mga lingkod, pumunta kayo sa mga daan, pumunta kayo sa lahat ng lugar, maghanap kayo mabuti at masama. At pumunta po sila, naghanda, puwera lang yung isang tao. Hindi daw siya nagsuot ng damit na pangkasal. Yung damit na pangkasal na yon ay simbolo naman po ng kabanalan. Yung mga tao na tumugon sa imbitasyon, kahit na sila ay masama, nagsuot pa rin sila ng damit na pangkasal. Ibig sabihin, inayos nila ang kanilang sarili. Itinuwid nila ang kanilang pag-iisip. Pero yung tao na matigas ang ulo, pinilit pa rin niya yung kanyang masamang ugali, ano ang kanyang naranasan? Pinarusahan pa rin siya. See, God will never tolerate bad behavior. God will not reward you for your sins. At ang pinaparating po ng ating pagdiriwang naman ngayon sa pagkukorona ng ating mahal na ina si Maria bilang reyna ng kalangitan. Dahil sa katapatan ni Maria sa Diyos, dahil sa pagpapakumbaba ng ating mahal na ina sa Diyos, dahil sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos, binigyan po si Maria ng Diyos ng pinakamataas na karangalan sa langit. My dear friends, if you want to experience a blessed life, a grace-filled life, a life full of blessings, what should you do? You should always choose to respond to God's invitation. Hindi po tumitigil na tumatawag ang Diyos sa atin, makiisa, makiugnay sa kanyang buhay. Kung tayo ay sasagot, kung tayo ay tutugon, kung tayo ay susunod sa Kanya, diyan lang tayo makakaranas ng grasya at ng kabutihan. Don't expect to be blessed if you go against God's will. Alam niyo po, maraming mga Pilipino, baluktot ang pag-iisip. Di po ba? Isa po yan sa ating mga kasalanan. Many times, the good we punish and we reward the bad. That is our sin. That is our wrongdoing. Many times, we punish the good and we reward the bad. Yung po mga ibang magulang dyan, pansinin nyo, pag nagdadabog po yung kanilang mga anak, yung kanilang mga apo, imbis na ituwid yung masamang pag-ugali, imbis na pagsabihan yung bata, anong ginagawa? Naaawa, pinagbibigyan, agad ibibili ng candy, ng pagkain, ng chichirya. Agad susuhulan ng laruan para lang tumigil sa pag-iyak.
Agad, ititreat pa ng Starbucks. Agad, ibibigay yung iPad para makapaglaro. Anong nagiging bunga dahil masyadong kinukonsente yung bata? Di po ba nagiging spoiled? Nagiging mas matigas yung ulo? Tanong ko po, sino po yung pinakakawawa sa pamilya natin? Di po ba yung mga masisipag, yung mga mababait, yung mga tahimik? Siya po yung palaging inaasahan, nilalapitan na magbayad ng kuryente, malapit na naman ang due date ng internet, siya yung inaasahan na bumili ng grocery. Pero sino po yung pinaka-favorite ng magulang? Yung masipag? Di ba madalas hindi? Kung sino pa yung tamad, kung sino pa yung batugan, kung sino pa yung mga adik-adik, yung mabisyo, sila pa yung favorite minsan ng mga ibang magulang. Aminin niyo po, sino yung palaging pinagpapasensyahan sa pamilya? Walang iba. Kung hindi yung walang ginagawa, maghapon, nakahiga lang sa sopa, sa kama, nagse-cellphone, minsan mas minamahal pa yung manginginom, yung mahilig makipagbarkada, yung mahilig magpaganda ng kuko, yung pahiga-higa lang. Hindi po ba yan yung isang dahilan bakit marami ang napapagod, nagsasawa, at nai-stress? Amen? Kasi pinapabuhat natin lahat ng responsibilidad, ng obligasyon sa pamilya. Dahil ba masipag siya? Dahil ba hindi ka makakarinig ng reklamo? Ibig ba sabihin, hindi napapagod yan? Napapagod din po ang masipag. Nagsasawa din po ang mabait. Mga kapatid, huwag naman natin sanang abusuhin ang kabaitan, ang kasipagan ng ibang tao, ng mga kapamilya natin. Amen? Sana naman po matuto naman kayong mag-reward, magbigay ng gantimpala sa mga masisipag, sa mga mamubuting membro ng iyong pamilya. Para naman po hindi sila agad madala. Amen? Alam niyo po, bakit din hindi umaasenso ang bansa natin dito sa Pilipinas? This is the reason. Because we reward bad behavior and many times we punish the good and the faithful. Kapag ayaw sumama doon sa corruption na ginagawa sa opisina, sino pong ginagawang masama? Ano sinasabi nila? Nagmamalinis daw. Plastic. Pansinin niyo po, yung mga mahihirap pag nagnakaw, aba, agad kulong. Sardinas lang yung kinuha. Nagugutom yung tao. Pero pag mayaman, yung nahuli, yung sangkot sa rape, sa traffic violation, sa drugs, di ba? Malaya, ang hirap mahuli, ang hirap makulong. Kaya nga po, hindi niyo po masisisi yung ibang tao. Bakit ayaw nilang gumawa ng mabuti? Dahil nararanasan nila, sila na nga yung gumagawa ng mabuti, sila pa yung mali. Amen? Kung sino pa yung mali minsan, siya pa yung pinapanigan, siya pa yung pinagpapala, siya pa ang magaan ang buhay. Tandaan niyo po, hindi tayo aasenso habang baliktad ang ating pag-iisip. Kung pupurihin natin ang mga masasama at papahirapan lang natin ang mga mabubuti. Mag-ingat po kayo because what we tolerate, we permit. If you baby bad behavior, it will grow and mature. Alam niyo po, sa tingin ko, ito yung masakit na katotohanan na dapat nating matutunan. Na kailangan natin hayaan ng ibang tao na magdusa dun sa mga mali nilang desisyon. Amen? My dear friends, the kindest thing that you can do today is to allow a person to suffer the bad consequences of their wrongdoings. The kindest thing that you can do today is to allow a person to face the consequences
and the pain of the wrong decision. Pagmamahal din naman po, pag tinutuwid mo ang masamang gawain ng isang tao. Kaya kung ang isang magulang, palagi po niyang binabayaran yung pagkakautang ng kanyang anak, paano po siya matututo na humawak ng pera? Hindi po ba? Kung ang isang guro, palagi na lang niya pinagbibigyan ang estudyante, kahit nabagsak, pag nakiusap, ipapasa niya. Paano matututo yan? Kung hahayaan na lang natin na umasa ng umasa ang ibang tao, kung hahayaan mo ng umasa ang mga kamag-anak mo sa iyo, paano sila tatayo sa dalawa nilang paa? Kung palagi ka na lang nagbibigay sa mga nagpapalimos, paano sila magsusumikap at magsisipag? Remember, my dear friends, that there are two choices in life. First, we can choose the pain of regret. But secondly, we can choose the pain of discipline. Ano ang pipiliin mo? Pwede mong piliin na masaktan ka dahil dinidisiplina mo, tinutuwid mo ang iyong sarili na gawin ang tama, o pwede mong piliin ang sakit na maranasan mo ang bunga ng iyong pagkakamali. Kung papabayaan po natin ang mga tao na magpatuloy sa kanilang pagkakasala, masasaktan sila at makakasakit sila sa iba. Kung alam mo ang isang tao may mali siyang ginagawa, kung meron kang pagmamahal sa taong yan, di ba? Itutuwid mo ang kanyang pagkakamali bago niya masaktan ang kanyang sarili at bago siya makasakit sa ibang tao. Napakaganda po nung aking nabasa. Sabi niya, that a butterfly is only beautiful because it has the courage to endure the pain of change. Kung gusto nating gumanda ang buhay natin, minsan kailangan natin yakapin yung mahirap, yung hindi madali. Nasa atin po ang desisyon. Ano po ang pipiliin mo? Ituwid ang pagkakamali o pabayaan mo na lang na magpatuloy ang kasamaan? Parehas lang naman po yan na may sakit, na may hirap, na may bigat. Pero isa lang po dyan ang makakapagbigay ng mabuting bunga. Isa lang po dyan ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na saya. We pray, my dear friends, that we may choose wisely to be like God. At kung ikaw man ay nahihirapan dahil ginagawa mo ang mabuti at tama, huwag ka mag-alala dahil kita ng Diyos ang lahat na nangyayari dito sa mundo. Ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat, darating din ang araw kung ikaw ay magtsatsaga, kung ikaw ay magpupursigi, pagpapalain ka din ng Diyos ng sobra-sobrang grasya kamukha ng ating mahal na ina. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Magpatulong po tayo sa Diyos. Kamukha sana niya, piliin natin palagi ang mabuti at ang tama. Sabihin natin, mahal na inang Berhen, inakyat sa langit at ngayon ginawang reyna. Ipanalangin mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumagawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya ng malwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamahalaan naway makinig sa tinig ng Diyos, sa simbahan nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin
at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng kalwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birhen Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingan dinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon, ginugunita, si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-sinisang paghahandog sa sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo ang Mahal na Birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nililingap mo ang Mahal na Birhen bilang iyong abang alipin ng iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Laurentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakikinabang sa hanging nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal.
ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam ko po minsan, tayo'y nagsasawa at gusto nating sumuko dahil napaka-unfair ng buhay. Sabi nga po, minsan hindi pantay-pantay ang patak ng ulan. Minsan, mayroong mga iba nagre-reklamo, Father, bakit kung sino pa yung masama silang pinagpapala habang yung mga mabuti sila naman ang nahihirapan, sila naman ang nabibigatan. Huwag po tayong mag-alala. Dahil sadyang ganyan ang takbo ng mundo. Kung hindi ka man pagpapalain dahil sa kabutihan mo dito sa mundo, sa susunod na buhay, merong pagpapala na naghihintay sa iyo. Pero, huwag mong isipin na ikaw ay hindi binibigyan ng biyaya at grasya. Baka naman inaakala mo ang pagpapala lang ng buhay ay ang isang marangyang buhay, kayamanan at pera. Hindi lang naman po ang mga bagay na yon ang binibigay na mabuti ng Diyos. Dahil ang mga pinakamahalagang bagay minsan sa buhay hindi nahahawakan at hindi nakikita. Hindi po ba? Ang peace of mind, hindi nyo naman nakikita yan. Ang tuwa, hindi nyo naman nahahawakan yan. Kaya nga, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil, ang tunay na pinagpapala ng Diyos ay yung mga gumagawa ng mabuti at yung mga tuwid sa kanilang pamumuhay. Ang kasamaan, lalong kumakalat. Dahil hinahayaan lang natin. Remember that. What you tolerate increases, multiplies. You will have more what you tolerate. Kaya nga, subukan natin, huwag tayong panghinaan ng loob that we should reward the good, that we should not tolerate bad behavior. May pag-asa pa. Dahil merong mga ibang bansa na dahil ganyan ang kanilang prinsipyo, sila'y umasenso. Pumunta kayo sa Singapore, kasunurin ang mga tao. Dahil naging disiplinado sila, namunga ng mabuti ang kanilang pagtitimpi, ang kanilang pagpupursige. Kung hindi pa natin nararanasan ngayon sa Pilipinas, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong sumuko. Paunti-unti, mararating din natin ang tagumpay. Kung nanaisin ng bawat isa sa atin na gantimpalaan ang mabuti at huwag natin hahayaan na magpatuloy ang masama. Umpisahan mo sa iyong sarili. That you should choose more the pain of discipline rather than the pain of regret. Yan nga po ang ating assignment, naway disiplinahin niyo po ang inyong sarili ngayong araw. Saan kayo nagkukulang? Saan kayo nahihirapan? Ano ang kabutihan na gusto niyong makita at maranasan? What is that painful discipline that you need to do? Mahirap lang naman sa umpisa eh. Pero kalaunan, kung ikaw ay magtsatsaga, mamumunga yung iyong pagpapasensya sa pagtitimpi at pagtutuwid ng iyong masamang ugali. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.